king na handog niya sa dil. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa di mailalang. Tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya ay pagunita kay Santo Domingo de Guzman. Siya po ang pundador ng orden ng mga predikador. Nagtatag ng kongregasyon na ang mga miyembro ay para sa pagbibigay ng magandang homilya. Siya po ay matatag sa pananampalataya at sa kanyang halimbawa, sa kanyang ehemplo, matutunan natin kung paano ipahayag sa pamamagitan ng salita at buhay ang Ebanghelyo ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-uusap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moses lamang ba ang kinakausap ng Panginoon? Hindi ba't tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moses naman ay mapagkumbaba higit kaninumang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa inyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito, kung ang sino may nais kong hirangin propeta, napakikita ako sa kanya
sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tol ng tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parurusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaan matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at bitawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako iyong parusahan. Ako'y masama na buhat pa ng luwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Butihin ng Diyos amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao agad, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin.
At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalibutan na sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyan ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't dumunsad si Pedro sa bangka at dumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niyang ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasabay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipon man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. At ako'y nagpapasalamat sa Poong Hesus Nazareno na sapagkat nagmisyon po ako sa malayong lugar sa Yukon, Dawson, Yukon, Canada. At nandito ako, may maikling bakasyon at nananatili sa Quiapo. Kaya tuwan-tuwa ako na makapiling kayo at sambahin natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nakikita ko po, nandito isa pong dakilang pribileyo na nasa presensya ng Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po, Poong Senyor. Ang salita ng Diyos maging gabay sa ating pamumuhay. Unang pagbasa sa aklat ng bilang. Si Miriam nagreklamo, nainggit kay Moises. Bakit? Ikaw lang ba malapit sa Diyos? Paano naman kami? Di ba ganyan? Paano naman kami? Si Moises lang bang may karapatan na pumasok sa presensya ng Panginoon? Paano naman ako? Inggit, reklamo. Sa madalit sabi, nagalit sa kanya ang Panginoon at naparusahan. Babae siya at ang kanyang balat na muti. Nakakuha siya ng sakit ng ketong. Kaya paalala sa atin, gusto kong magbigay tuon sa ating ebanghelyo sapagkat ang pinauna ni Jesus ang kanyang mga alagad sa laot, mauna kayo sapagkat hinintay muna ni Jesus yung mga marami siyang pinakain at siya'y nagdasal. At nung lampas hating gabi sa laot, malakas ang sumasala yung alon, napakalakas. Tumatama sa kanila, tumatama sa bangka at pasalungat sila sa hangin. Natakot sila, nangamba sila. At bukod dito, si Jesus ay sumunod. Hindi nila alam na si Jesus ay sumusunod. Siya ay nag-mirakulo ito. Naglalakad sa ibabaw ng hangin, ng tubig sa malakas na hangin. Napagkamalang multo. Kaya bukod sa matinding alon at hangin, may multo pa. Takot na takot sila. Nangangamba sila. Ngunit ang salita ng Panginoon, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito."
Noong panahon ko po, naging tema ito. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Naging tema natin ito sa traslasyon ng panahon ng pandemya. At sa pandemya, alam naman po natin, salamat, humihinga pa tayo. May marami tayong makasama na sumakabilang buhay. Hindi natin makasama, aktibo sa simbahan, naglilingkod, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapamilya na sumakabilang buhay. At tayo'y natakot. Kaya, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. May mga unos, may mga malalakas na hangin, may mga bagyo, may mga salot na darating. Tayo'y umasa sa Panginoon. Ito po'y mga kataga sa labi ng ating Panginoon. Si Pedro naman, kung talagang ikaw yan, kung hindi kayo multo, paintulutan niyo po kung tularan kayo at lumakad sa tubig. Sige, halika. Si Pedro naman, lagi namang una nagsasalita at matapang sa umpisa. Ngunit nung napansin niya na, pwede nagkwan siya, nakasuguro, nakailang hakbang. Pero sa mga sumusunod na hakbang, medyo malakas yata ito. Bana siya, nanlamig na, at nag-alinlangan na, at nagduda na. Unti-unting lumulubog ang kanyang kataga. Naway kataga din natin, sagipin po ninyo ako, Panginoon. Sagipin niyo po ako, Panginoon. Tayo mga mayayabang, tayong hindi alam kung ano ang ating pinagsasabi. Tayong mga mangmang, tayong kulang sa pananampalataya. Alisin na natin ang yabang, tularan din natin si San Pedro sa hindi sa kanyang kayabangan, kung hindi sa kanyang paghingi ng tulong. Sagipin po ninyo ako, Panginoon. At si Jesus, ang kanyang kamay, hinatak, hinila, para hindi siya lumubog at malunod. Ito ang description para sa atin. Problema, suliranin, unos, bagyo, kalamidad. Si Jesus ang hihila, sasagip sa atin. Ito po'y alalahanin natin. Si Jesus nagsasalita sa atin, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Tayo mapagkumbaba ang tugon natin, sagipin po ninyo ako, Panginoon. Sa tulong ni Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora ni San Jose at ang santo para sa araw na ito, magaling po ang kanyang mga kongregasyon na mga magaling magbigay ng homilia. Si Santo Domingo de Guzman, nawa tayo po'y umasa na tayo'y sasagipin ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo, kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro. Alam natin na ganoon din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayo muli. Tugon po natin, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo.
Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoon Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na bubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katadagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandang loob mo, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na yung mga kapatid namin na namatay sa makabilang buhay nung panahon ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Ora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol Santo Domingo de Guzman, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Some
sa iyong pag-iisa. Binalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakila lang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kukunin ko po itong pagkakataon upang magpasalamat sa inyo lahat sa pagtanggap sa akin. Gayon din ay sa misang ito nagdadasal po ako, nag-aalay ng banal na misa para sa mga kaibigan ko sa misyon. Na destino po ako ng Panginoong Jesus Nazareno sa Dawson, Yukon, Canada. Kaya yung mga Pilipinong komunidad sa Whitehorse at sa Dawson, binabati ko po. At lalong-lalo na ang Verde Flor family. Ang mga Pilipino doon ay tumutulong sa akin at pagpalain sila sa kanilang mga intensyon, sa mga pangarap, sa buhay. Gayun din kayo. Kayo po ay lagi kong pinagdadasal sa misyon na tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya, sa ating pong Jesus Nazareno. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno.
Iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.